Actually, isa to sa mga pinakamadalas na itanong sa akin online. Baka Facebook, TikTok, YouTube. Real Ryan, new driver po. Ano pong marirecommend mo para sa akin? Naguguluhan kasi ako sa mga sinasabi ng mga tao online pagdating sa car buying tips, kung alin ang pipiliin, brand new or second hand. Ready ka na ba, Maril Talk? Kadalasan, kapag nag-search ka sa TikTok or kahit anong mga platform, pagdating sa pagbili ng kotse, mapa-brand new car or second hand, mga financial advisors ang naglalabasan. Tulad nito, tara, panoorin natin. Money quiz tayo, mga kaiponaryo! Unang tanong, sasakyan ba na brand new or second hand na sasakyan? Ano sa palagay niyo mas okay? Letter A, again? Brand new na sasakyan? Letter B, second hand na sasakyan. Pili po kayo sa comment section. Type in. Para sa mga tao nagsasabi na talagang brand new ang sasakyan, wala namang problema sa brand new. Okay? Sa mga letter A, just as long, number one, may pambayad ka on a monthly basis, or let's say, wag ka magde-default, di ba, ng iyong payment, wala tayong problema. Ano mga sinabi niya? Pag brand new, dapat may pambayad monthly basis. Basta, wag daw mag-default. Weird lang, kasi may cash option naman kahit brand new. At mas marami pang ang purchasing options sa brand new. Or, para sa mga tao nagsasabi ng second hand na sasakyan, eh, mas okay rin. Diba sa second hand sasakyan? Kasi kadalasan, ang kagandahan po niyan, eh, nabibili nyo to ng cash. Since second hand, mas affordable siya. At ang kagandahan po dito, wala kayong sakit ng ulo. Number 3, hindi kayo mareremata. At number 4, ito yung pinakamaganda. Pag second hand ang iyong sasakyan, wala kang depreciation. At just in case, ha, nababangga at ma-scratch, hindi siya masakit. Bakit? Sanay na. Tapos, sabi niya, mas okay second hand, nabibili ng cash, mas affordable, walang remata. Uy guys, sa mga hindi nakaalam, pwedeng ipa-finance kahit na second hand ah. At meron rin nareremata kahit na second hand kasi naka-financing. Tapos, walang sakit sa ulo? Parang di ata. Tapos, sabi rin niya, walang depreciation. No comment na lang. Pero pag second hand ang iyong sasakyan, depreciated na siya. Diba? Ang kumain at nalugi yung unang may-ari at hindi ikaw. At the end of the day, ano sa palagay nyo? Ikaw, anong mas prefer nyo? Brand new na sasakyan or second hand na sasakyan? It's a personal choice. Tapos, ang pinakahugas kamay na statement, it's a personal choice, nasa inyo kung susundin o hindi. Diba? Financial advisor siya. Kung sa financial perspective, hindi dapat ang usapan ay kung brand new or second hand ang bibilihin mo. Kung hindi, ay kung ano ang financial capability mo. Kasi kung mapa-brand new or second hand, depende na lang talaga kung ano ang afford mo. Kasi kailangan mo yan eh, di ba? Sabi nga nila, buy your needs, not your wants. Pero kung titingnan talaga natin based sa perspective ng car ownership ng brand new versus ng second hand na hindi kasama ang financial matters, eto ang pros and cons ng pagbili ng brand new at ng second hand na hindi sinasabi ng mga financial advisors. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-Moly mo na yan! Tapos, Molygen para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology ng Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ang Liqui-Moly mo na yan. Pag brand new, ito ang pinakamabigat. May manufacturer's warranty. Para mas ma-appreciate mo yung car warranty, panoorin mo tong video na to. Usapang car warranty for new car owners sa Pinas. Search mo lang Real Ryan Car Warranty para lumabas yung video na yan at mga other warranty-related videos ko. Ano pa? Ikaw ang first owner. Lahat ng nasa kotse, brand new. Wala kang naka-holding hands na ibang tao sa paghawak mo ng manubela at ng kambyo. Tapos, ikaw rin ang makakapili ng kulay at variant na gusto mo. Isa pa,
yung mga features ng brand new, may experience mo tulad ng latest safety technology, infotainment system, at fuel efficiency ng mga bagong sasakyan. At syempre, ma-enjoy mo ang full performance ng brand new. Ang pinakamasaklap nga lang sa brand new ay kapag hindi available ang gusto mo, lalo na kapag high demand ang kotse na gusto mo, intay ka. Kapag second hand naman, mas may opportunity ka makatry ng kotse. Minsan kasi, nagkakatagpo na ang presyo ng higher end na kotse sa lower end na kotse. Tapos, available na kagad ang kotse. Pili ka na nga lang kung alin ang available. Minsan, may bonus pang mga accessories na kasama sa previous owner. At ang pinakamasaya na feeling sa second hand, yung makahanap ka ng okay na unit. Kasi, tipong nakuha ka ng orig na brand sa ukay-ukay. Ang cons nga lang, hindi ka sure. Hindi ka sure sa previous maintenance or alaga ng previous owner. Hindi ka rin sure sa kondisyon ng kotse. Baka may issues na hindi mo alam pagdating sa pyesa, ultimo sa pagdating sa papeles. At kahit na gaano kagaling ang bit-bit mong mekaniko, wala naman siyang x-ray vision. Actually, meron nga nag-PM sa akin na ang kwento niya may isang YouTuber na sumasama bumili ng second hand. Tapos may sira daw yung nabili. Kung napanood mo yun, pa-comment na lang yung link sa comment section. Hindi ko kasi mahanap eh. At kung may kakaibang sira, wala nang habol. Kung titingnan mo pagdating sa car ownership, alin ang mas matimbang para sa'yo? Hindi mo kasi binili ang kotse para ibenta, di ba? Unless buy and sell ka. Mas mabuti to consider kung gaano magiging ka-useful ang kotseng bibilihin mo sa araw-araw mo na paggamit. Parehas lang rin naman kasi talaga nagagastos ka sa pagbili. Pero, eto lang ang sasabihin ko. Dream big. Kung capable ka to buy a brand new ka na. Bakit mo pagugustuhin na ibaba ang standards mo para sa sarili mo? Ang kasabihan nga ng iba, follow successful people. Eh ang mga successful people, naka-brand new. Kasi time is gold. Ayaw ng abala, ayaw rin ng ibang iisipin. Focus lang to be successful. Pag reliable ang kotse mo, wala ka nang ibang iintindihin. Isa na yon sa less worry mo. Kaya ikaw, magse-second hand ka pa ba? O brand new? Comment below. Sana nakatulong. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number one! O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching! Peace!